Hello everyone, time to worship. He came to live, live a perfect life. He came to be, the living Word of light. He came to die, so we'd be reconciled. He came to rise, to show His power and might. And that's why we praise Him, that's why we sing, that's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King, 'cause He gave His everything, 'cause He gave His everything. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Magandang umaga mga kapatid, kapamilya at kaibigan. Kami po si na Jerry at kay Bitonel mula sa ICOC Kalibo, Aklan. Malugod namin kayong tinatanggap sa linggong pagsamba ng ICOC Philippines. Para ihanda ang ating mga puso, buksan natin ang ating mga Biblia sa Habakuk chapter 3 verses 17 to 18. Habakuk chapter 3 verses 17 to 18. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Kahanga-hanga ang puso ni Habakuk para sa Panginoon. Kahit hindi maganda ang nangyayari sa panahon at paligid niya, nagagalak at nagsasaya pa rin siya dahil andyan ang Diyos na magliligtas sa kanya. Si Habakuk ay nakahanda magpuri at magsamba sa Panginoon sa kahit anong sitwasyon. Kailangan nating gayahin ang ganitong klaseng puso sa paglapit at pagsamba natin sa ating Panginoon. Para sa line-up natin ngayong umaga, si Russell Reyes ng ICOC Ormoc ang magbabalik sa atin sa krus ni Jesus sa pamamagitan ng communion message. Si Elmer Nairin naman ng ICOC Tacloban ang magbabahagi sa atin ng mensahe sa pagbibigay. At para i-encourage, i-inspire at ibalik ang puso natin sa ating Panginoon at sa kanyang salita, ang kapatid nating si Armel Villarreal ang magbibigay ng mensahe. At sa ating pagtatapos, si RJ Daginod ng ICOC Dumaguete ang magbabahagi ng response at announcement. Gusto po namin batiin ang mga sumusunod na simbahan na nagdiriwang ng kanilang anniversaries. ICOC Angeles sa kanilang 21st anibersaryo, October 3, 1999. ICOC Dagupan sa kanila ding 21st anibersaryo,
October 3, 1999 at ang ICOC Digos sa kanilang unang anibersaryo, October 6, 2019. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagsamba, tayo ay manalangin. Panginoong dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagbibigay ng papugay sa inyong pangalan. Bless you po God ang aming pagsamba ngayong araw. Nawa po yung magbigay ng lugod, tuwa sa inyong pangalan. Maraya po salamat, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga mga kapatid, oras na po para sa ating communion. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 22 sa verse 14 hanggang 20. Lucas chapter 22 sa verse 14 hanggang 20. Pagdating ng oras ng hapunan, kumain si Jesus at ang kanyang mga apostol. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Gustong gusto kong makasalo kayo sa hapunang ito sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling kakain nito hanggang sa matupad ang kahulugan nito sa araw ng paghahari ng Diyos." Pagkatapos, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at sinabi sa kanila, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos." Pagkatapos, kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, "Ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kong mabubuhos ng dahil sa inyo." Ang bawat alagad ay pamilyar po sa scripture na ating binasa. Ito ang huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga tagasunod. Ito ay nangyari pagkatapos makipagkasundo ni Judas sa mga namamahalang pari at mga opisyal ng mga gwardiya sa templo na ipagkanulo si Jesus. Ito ay nangyari bago manalangin si Jesus sa hardin ng Getsemani sa paanan ng bundok ng mga ulibo bago po siya dakpin. Alam ni Jesus ang nalalabing mga oras niya na siya ay maghihirap sa krus. Pero na-appreciate ko po ang puso ng ating Panginoong Jesus nung sinabi niya sa kanyang mga tagasunod sa talata 15, "Gustong gusto kong makasalo kayo sa hapunang ito sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bago ako maghirap." You know, mga kapatid, there's something special tungkol sa pagsasalo-salo sa pagkain. Tama po ba? Gustong gusto natin kumain at makipag-bonding kasabay nito, no? Madalas, kumakain tayo kasama ang mga taong mahal natin. Sa scripture na ito, ninanais talaga ni Jesus na makasama sa huling pagkakataon ang kanyang mga tagasunod. Lahat ng sasabihin po ng Panginoong Hesus sa puntong ito ay mahalaga. Sa talata 19:20, tungkol sa tinapay at inumin, sinabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ito ang dugo na kanyang ibubuhos ng dahil sa inyo." Ang mga salitang iyon ay powerful at encouraging, mga kapatid. Sa panahon ng pandemya na ating kinakaharap, kung kailan maraming tao ang nababagabag, nalulungkot at maaring walang katiyakan sa buhay, maaari natin panghawakan ang mga salitang iyon ng ating Panginoong Jesus. Nararamdaman ko din ang mga iyan, mga kapatid, madalas, no? Ngunit
natatagpuan ko ang comfort gayong alam ko na ganito ako kamahal ng ating Panginoong Hesus. Ganoon ka din kamahal ni Hesus, kapatid. Nakaka-comfort, di po ba? No? Ngunit hindi lang po natatapos sa ganun. Nais po ng Panginoong Hesus na tayo ay magsilbi at magmahal sa mga taong nasa paligid natin. Maraming tao ang nagdanais ng pagmamahal ni Hesus. Maging daluyan nawa tayo na maaaring gamitin po ng Panginoong Hesus upang ipadama ang kanyang pagmamahal. Bilang tugon sa ating communion, nawa lumago po tayo sa pagmamahal natin sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga mas nangangailangan nito. Tayo po ay manalangin para sa ating communion. Dear Lord, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay magkakasama bilang isang pamilya upang alalahanin ang sakripisyo mo sa krus. Ito po ay nagre-refresh ng aming kaluluwa at nagpapalalim ng aming ugnayan sa inyo. Panginoon, kailangan po namin kayo at higit kailanman, lalong-lalo na sa panahon ng krisis na ito. Nawa ang communion na ito ay magpatatag ng aming pananalig at magbigay ng pag-asa sa amin. Tulungan niyo po kaming lalong maging mapagmahal at isipin ang iba kagaya ng halimbawa mo. Salamat, Panginoong Hesus, sa inyong pagmamahal at sakripisyo para sa aming lahat. Mahal po namin kayo at ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ni Hesus, aming Panginoon. Amen. Thought I think you are. The words to my song, the reason I sing, the right and my wrong, every beautiful thing, sets me free. You are, you are.
Hindi po ba napakagandang isipin, mga kapatid, na bago pa man may mga ilangan ay may nakahanda ng pagtugon dito? Ito hindi dahil merong nakaimpok na pera, kundi dahil may mga pusong handang tumulong sa anumang oras at anumang pagkakataon. Balikan po natin muli ang isa sa mga talata sa Biblia na nagturo sa atin ng puso tungkol sa pagbibigay. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 2. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 2. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Hindi lingit sa kaalaman natin ang mga pinagdaanan ng ating mga kapatid sa panahong ito. Sila ay dumanas ng matinding kahirapan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, ay handa sila sa pagbibigay. Kaya naman hanggang ngayon ay itinataas natin ang kanilang halimbawa bilang isang simbahan. Kagaya nila noon, isa itong lakas na meron tayo ngayon bilang isang simbahan. Patuloy nating sinusunod ang kanilang magandang halimbawa sa pagbibigay at ito ay napatunayan natin sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoon. ICOC Philippines, salamat sa iyong bukas na palad na pagbibigay. Marami tayong natulungan at marami pa tayong matutulungan. Ang ating mga pinagdaraanan ngayon ay hindi kailanman naging hadlang, bagkus naging isang pagkakataon upang tayo ay kalugdan ng Diyos. At ibalik sa Kanya ang ating mga pagpalang natanggap na mula din naman sa Kanya. Ito ay isang lakas na mayroon tayo bilang isang simbahan na magdadala sa atin sa labis na milya sa pagtulong sa pag-abot sa mga nangangailangan. Personally, ang pandemic na ito ay nagresulta sa pagsara ng aking negosyo. At naapektuhan nito ang pinansyal na pangangailangan ng aking pamilya. Kailangan namin mag-adjust, limitahan ang mga gastusin, mabuhay sa ibaba ng aming karaniwang lifestyle. Marami sa atin ang makaka-relate. Marami sa atin ang nahihirapan hanggang sa puntong ito. Maraming binago ang pandemya ito sa atin. Pero hindi nito kailanman mababago ang ating paniniwala sa pagbibigay. Dahil ang ating paniniwala ay mas higit na malakas kaysa epekto ng pandemyang ito. Generosity in this pandemic could be our great story too. Let's pray as we give today. Nagpapasalamat kami sa iyo aming Diyos para sa pagkakataon upang maging channel ng iyong pagpapala sa iba. Pinupuri ka namin para sa privilege na ito na makapaglingkod sa simbahan at sa mga nangangailangan. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ikaw ba'y naiinip at nawawalan ng pag-asa sa mga nangyayari ngayon? At para bang walang ginagawa ang Diyos? Maayong aga, mga utod ko kay Kristo, kag sa among mga abyan nga nagaupod sa amon sa pagsimba. Ako po si Arbel Villarreal ng ICOC Iloilo at isang karangalan po ang makabahagi sa inyo ng mensahe ngayong umaga sa wikang Pilipino
Sana po ay samahan ninyo ako. Ang title po ng message ngayon ay Heed the Warning of o Bigyang Pansin ang Babala. Ang layunin ng misahe ito ay matulungan tayong umunlad sa pananampalataya at di lamang mag-survive sa panahong ito ng pandemic. Uunawain po natin kung ano ang nasa likod ng pangyayari sa Exodus ayon sa sulat ni Pablo sa Corinthian Church. The big part of this message is from the message of Josh Peterson of Greater Albuquerque Church of Christ, GACC. Albuquerque Church ay naging parte po ng ating mission society, tumutulong at sumusuporta sa ating gawain dito sa Pilipinas. Tayo muna ay manalangin bago tayo mag-umpisa. Panginoon naming Diyos, kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na muli ka naming makakasama at muli kaming matututo sa inyong mga banal na salita. Panginoon, tulungan niyo po ang inyong lingkod na maibahagi ng malinaw ang mensahe mo para sa aking mga kapatid. Marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Basbasan niyo po ang aming pag-aaral. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Heed the warning. Ang salitang heed ay ang ibig sabihin ay to pay attention o bigyang pansin. What does it mean to take heed? To heed something is to listen to it. Bigyan ng maingat na atensyon o mag-observe or to take action on it. Kabaligtaran ng salitang ito ay baliwalain, kalimutan, huwag bigyan ng atensyon. Ang pangalawang salita na ating tinutukoy ay ang salitang warning o babala, mga babala. May iba't ibang warnings tayong nakikita, kagayang nakikita natin sa screen natin ngayon. Nandyan yung high voltage, alligator, or mga magnanakaw, at iba-iba pang mga warnings kagaya ng danger o caution. The title, Heed the Warning, ay importante dahil ito ay biblical idea. Sabi nga, when God sends the warning, dapat lang nating pakinggan. Sa 1 Corinthians chapter 10, babasahin natin ang verse 6 to 10. Ang mga nangyaring iyon sa kanila ay nagsisilbing aral sa atin para mabigyan tayo ng babala upang hindi tayo maghangad ng masasamang bagay tulad ng ginagawa nila. Huwag kayong sumamba sa mga diyos-diyosan tulad ng ginawa ng iba sa kanila, sapagkat sinasabi sa kasulatan, nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga diyos-diyosan. Huwag kayong gumawa ng sexual na immoralidad tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya pinarusahan sila ng Diyos at 23,000 ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang araw. Huwag ninyong subukin ang Panginoon tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Dito po si Pablo ay sumulat sa Corinthian Church tungkol sa mga Israelita sa Exodus at sa mga challenges na dinaanan nila. Ang nakakapangha dito ay ang Diyos ay may plano para sa kanila. Sila ay pinalabas ng Panginoon sa Egypt sa pamamagitan ni Moses at sila ay tumawid sa Red Sea. At nais silang dalhin ng Diyos sa Promised Land. Kaya lang, dahil ang kanyang mga hinirang ay hindi handa para dito spiritually, pinigilan sila ng Diyos na makapasok sa Promised Land.
Habang tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa mga panahong ito, nais nating bigyan ng atensyon ang ginagawa ng Panginoon sa buong mundo. Dinadala niya tayo sa bagong posisyon. Sa ating mundong kinalalagyan, we are facing many challenges dito sa COVID-19. Napipilitan ng mga taong mag-isip at magtanong. Sinasabi nila, ano ang nangyayari sa ating mundo? Naniniwala ako na ito ang eksaktong nais ng Diyos. Nangyayari ito para nang sa gayon, ang mga tao ay magtanong at mag-umpisang maghanap ng kasagutan sa itaas. Naniniwala ako na ang Diyos ay nais i-glorify ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga challenges na we are facing or going through. And yet, yung mga challenges na yon ay nagiging inconvenience sa atin. Kaya lang, nag-i-struggle tayo at nawawala ang faith natin. Nawawala ang focus natin sa Diyos at sa mga bagay na importante. Ang maganda sa passage na ito ay tinuturuan tayo na maging maingat at bigyang pansin ang mga warning na binigay sa mga Israelita sa panahon natin ngayon para makapasok tayo sa kahanga-hangang lugar na pagdadalhan sa atin ng Diyos. Sa verse 11, ang mga bagay na ito'y nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. Kaya kung iniisip ninyo na matatag kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Ang dahilan kung bakit ito ay nakasulat sa Scripture ay para magsilbing babala para sa atin. Ang importante sa atin ay hindi natin makalimutan ang mga warnings o mga babala. Matutunan natin ito para hindi tayo makagawa ng pagkakamaling kagaya ng ginawa nila. Nagpatuloy pa siya at sinabi, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. May mga bagay na dapat tayong makita sa talatang ito. Una, the warning of idolatry sa verse 7. Sinabi ni Pablo, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Alam mo, nangyari ito pagkatapos nilang makalabas ng Ehipto, pagkatapos nilang makatawid sa Red Sea. At nung sa isang lugar, dinala sila ng Panginoon upang sila ay hiranging bansa niya, God led His people to the mountain to receive the commandments from God. Habang tinatanggap ni Moses ang kanyang command, the Israelites set a golden calf. Gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan at nagsamba dito. Marahil sila ay nainip sa pagkakalang iniwan na sila ni Moses. Napakabilis nilang nawala ng tiwala. Pagkatapos nilang ma-witness ang lahat ng miracles na ginawa ng Diyos sa kanila, iniisip natin, ano ba naman ang mga taong ito? Ginabayan niya kayo palabas ng Egypt, pinangunahan niya kayo na tumawid sa Red Sea, tapos ang bilis ninyong makalimutan ng Diyos? Ngayon, anong pagkapareho natin sa kanila? Sa mga kinakaharap nating pagsubok sa ating mundo, sa ating bansa, may mga idols din na gumagapang sa puso natin. Ano mga halimbawa ng mga idols sa buhay natin? O
anong halimbawa ng mga idols sa buhay ko? Maybe itong idol na to ay pagpa-prioritize sa pera higit sa Diyos. Kumusta na yung ating giving? Maaring ang idol na ito ay trusting in material things instead of prioritizing our relationship with God. It could be our dating relationship or our love life. Or not putting God first the way He needs to be. It can be depending on government o sa mga namumuno at hindi sa Diyos. It could be just idolize yourself or you're not giving or engaging sa ating mga online fellowship. Maybe ang idol na ito ay pagiging hindi productive or hindi disciplined sa ating pamumuhay or pinapabayaan natin ang ating mga quiet times. It can be not sharing our faith. Nag-e-excuse tayo na pandemic para hindi makapag-D-time with other disciples. You know, we lost this conviction sa puso natin. Kaya pinupuno natin ng ibang hindi mahalagang bagay. Ang mga mahirap sa pagkakataong ito, ang naglalagay para matesting ang conviction natin. Sinabi ng Panginoon, I am testing my people to see if they will be faithful to me. Pagsubok o sinasabing testing, di ko alam sa iyo pero ayoko ng ganito. Ayoko ng sinusubok ako. You know? Nung high school sa exam, I hate exams. No? Pag nag-a-apply ka ng trabaho, you know? Naalala ko, ang haba naman ng exam nitong trabahong ito. You know? At hanggang ngayon, I'm not really pleased with it, with exam. You know? Pero pagdating sa testing sa spiritual life, makikita talaga kung nasaan ang conviction ko. I think itong COVID season is a testing para sa ating lahat. Do you agree? Nais kong tanungin natin ang ating sarili ngayon. What are the idols that I might be struggling sa buhay natin, kapatid? Pangalawang bagay, the warning of impurity sa verse 8. Sinabi ni Paul, huwag kayong gumawa ng sexual na immoralidad tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya pinarasahan sila ng Diyos at 23,000 katao ang namatay sa kanila sa loob ng isang araw. Now, we got to deal our purity as people of God. No? I also want to speak about myself about this. Para sa akin din to. Ang mga taong ito ay naging madumi sa harap ng Diyos. And gustong pigilan ni God yun. Kapag tayo ay nagtatago ng kasalanan, parang di natin binubuksan ang ating ilaw sa dilim habang naglalakad. At kapag nagdesisyon tayong maglakad sa dilim, delikado. Kahit sa palagay mo, ay kabisado mo na ang dadaanan mo. Ilan sa atin sa panahong ito ang naging komportable na lang na namumuhay sa dilim? Sinasabi natin sa ating sarili na di na kailangan i-confess ang aking kasalanan. Kakausapin ko na lang si God. Patatawarin niya ako. At patuloy tayo na nag-struggle sa ganitong bagay. Iisipin natin, I can do it, I can handle it. Pero kung hindi natin gagawin ito sa paraan ng Panginoon, lalong lalala ang impurity natin. Totoo ito sa pornography o sa impurity, no? At sa ating dating relationship. Ang hamon para sa atin ay i-expose natin itong mga sin sa puso natin. Kailangan natin ng purity sa ating puso. Be open. Expose kung ano ang mga nasa dilim sa liwanag. At maging open tayo
kapag tayo ay natetempt na gumawa ng kasalanan. Huwag na nating hintayin si God na gisingin tayo. No? God takes purity incredibly seriously. Seryoso si God. And we need to take it serious as well. Dapat kung seryoso si God doon, dapat tayo seryoso din. There's a great saying in Alcoholics Anonymous. Ito yung mga tao na addicted sa alcohol na sila ay nagre-recover. Sabi nila, "We are only as sick as our secrets." Tanong ko sa ating lahat, are you feeling sick spiritually today? Siguro ito na yung wake-up call para sa atin, para maging open tayo sa ating mga struggles na nangyayari sa buhay natin, so that we can enter the promised land na inihanda ni God sa atin. Pangatlo, the warning of putting God to the test in verse 9. Huwag niyong subukin ang Panginoon tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Kagaya sa Exodus, God is also putting us to the test today. Sabi niya, I'm gonna test them sa mga nangyayari sa kanilang buhay para makita ko kung gaano kalakas ang kanilang pananampalataya sa akin. Ang tendency natin, kapag tayo'y nasusubok, biniblame natin si God. Even sa mga challenges na nangyayari sa buhay natin. Instead of understanding that God is faithful, He is at work doing something incredible. No? Ano kaya ang gagawin ni God kapag ginawa ko itong kasalanan na ito, sinasabi natin? Maliit na compromise lang naman. Di naman siguro masama. But God opens doors to those who pass the test. God wants to make His name great. And He is willing to allow us to go sa mga bagay na inconvenient ngayon para matesting ang ating pananampalataya, so that one day, we will be in heaven. At hindi lang tayo, kundi ang mga kaibigan at ang mga kapamilya natin. How is God opening the doors in your ministry right now? Paano pinalalakas ni God ang faith mo ngayon? Paano ka tinitesting ng Panginoon? Ika-apat na bagay na dapat nating malaman, yung the warning of grumbling in verse 10. Sabi niya, huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. You know, God take this grumbling seriously. Dito kasi nakikita yung spirit natin. O gaano tayo ka-grateful. No? Sa buhay ko, marami akong grumbling na nangyari nitong pagpasok ng COVID na ito. Una, pagpasok ng COVID, March, April is my birthday. Sabi ko, hindi ko man lang ma-celebrate ang birthday nakasamang mga kaibigan ko. Maraming special occasions ang na-cancel. Merong big fellowship na naka-schedule na na-cancel. Nanghihinayang kami. And even yung pag-alaga ko sa aking ina, kapag may nararamdaman siya, hindi ko siya mapuntahan. Kapag hindi pabor sa akin ang nangyayari, I tend to grumble. Pero sa kabila na nangyayaring ito, nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. No, ang lesson dito, sa buhay natin, maliit lang ang ating natatanaw o nakikita. Pero ang Panginoon, nakikita niya ang kabuuang plano. No, I just want to share this good news. In Visayas,
as of this year, nagkaroon kami ng 25 baptisms at dinagdag pa ang 3 individuals na bumalik sa Panginoon. This week, there's another person in the name of Tracy decided to make Jesus the Lord of her life. Pagkatapos ng maraming sessions sa fellowship, pagkatapos ng maraming Bible studies, and it's so amazing to see na si God ay nagbubukas ng maraming pintuan ngayon, higit pa sa ginagawa niya before. You know, magiging grateful ba tayo? O magre-reklamo na lang? Kung sisiyasatin natin o hahanapin natin, marami tayong makikitang bagay na dapat nating maipagpasalamat sa Diyos. Kaya, maging grateful tayo. You know? Ang challenge is, write a gratitude journal. Ito yung magsusulat ka ng mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa Diyos araw-araw. Dito mababalanse yung attitude natin sa mga bagay na dapat ipasalamat at sa mga bagay na inaangal natin sa buhay. No? This challenge, tingnan natin ang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat at hindi yung mga bagay na inaangal natin. In closing, in verse 14, Paul is reminding us, listen to this, kaya mga minamahal, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Sinasabi ko ito sa inyo bilang mga taong nakakaunawa, kaya pag-isipan ninyo ang sinasabi ko. Sa tuwing nagtitipon tayo bilang pag-alala sa kamatayan ni Kristo, may iniinom tayo na ating pinasasalamatan sa Diyos at may tinapay din tayong hinahati-hati at kinakain. Hindi ba't pakikibahagi ito sa dugo at katawan ni Kristo? Kaya nga, iisang katawan lang tayo, kahit maraming bahagi, dahil iisang tinapay lang ang ating pinagsasaluhan. 1 Corinto 10:14-17. Nire-remind tayo ni Paul, at nire-remind niya ang mga disciples sa Corinth na sabi niya, iwaksin niyo na ang inyong mga idolatry. Get open about your sins. Focus on the things na dapat ipagpasalamat. At kinakausap ni Pablo ang mga nakakaunawa kagaya natin. Sa pagtatapos, pinapaalalahanan tayo sa cross. Pinapaalalahanan tayo sa pagtanggap ng komunyon. Together. Pinapaalalahanan tayo na sa ating mga kasalanang pinatawad. Pinapaalalahanan tayo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nagagawin ng Diyos ang lahat para sa iyo. Mapatawad ka para mapatawad ka niya, para dalhin ka niya sa kanyang pamilya. Kaya nga, iisang katawan lang tayo kahit maraming bahagi. Dahil iisang tinapay lang ang ating pinagsasaluhan. Yan ay sinasabi sa 1 Corinto 10:17. Itong this passage reminds us that si God ang umayos sa importanteng bagay sa buhay natin. God resolved the sin issue. At tayo ay dadalhin niya at makakasama siya sa eternity. Magbahagi tayo ng oras sa krus, sa ating mga personal na debosyon. Tinatawag niya tayo na mag-recharge spiritually sa ating mga quiet times. Anumang challenges o anumang kaabalahan sa mundo, masasabi mo, I have a relationship with God. I am forgiven of my sin. Hindi ko kayang gawin ang mga bagay nito para sa aking sarili. Again, Paul is reminding us na bahagi tayo ng espiritual na pamilya.
espesyal na pamilya, ang pamilya ng Diyos. May kasabihan na sinasabi na gratitude overcomes a grumbling attitude. Ibig sabihin, nadadaig ng mapagpasalamat na puso ang ating mga reklamo. Kung may katagang ulit-ulitin tayo sa araw-araw, ito yon. Talk about it. Pray about it in your discipling times. Gratitude overcomes a grumbling attitude. At ang gratitude na ito ang magpapatakbo sa iyong faith. Ito yung attitude na nakalulugod sa Panginoon. Ano kayang bagay ang inihanda ni God sa iyo? Ano kayang mga bagay ang inihahanda ng Diyos para sa ating bansa? In closing, heed the warning. No, kahit na mission plantings o making disciples ang culture ng ating church, if we don't take the warning ng scripture na dinadala niya tayo sa isang bagong glorious place, huwag nating i-ignore ang warning ng scriptures. Huwag hayaan ang mga idols na tumubo sa ating puso. Huwag nating sisihin ang Diyos sa mga pagsubok natin. Pag-ingatan ang ating purity at tayo ay magwaksi na ating mga kasalanan. Huwag na magreklamo bagkos magpasalamat na lang tayo dahil inilalagay na niya tayo sa lockdown hanggang sa matuto tayo. My prayer is para sa simbahan, sa mga panahong naka-lockdown ang mundo, na ang ating simbahan ang maging liwanag, na bibigyan natin ng karangalan ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ni Kristo, na tayo ay mag-o-offer ng panibagong bagay na matagal nang hinahanap ng mga tao. Brothers and sisters, continue to fight the good fight of faith. Ipaglaban mong mabuti ang iyong pananampalataya. Thank you for this opportunity to speak to you. Thank you for your time. We love you. God bless. Maraming salamat po, Kuya Armel, sa inyong mensahe. Naniniwala akong angkop na angkop ang mensaheng ito sa karamihan sa atin. Dahil kailan nga ba natin dapat pakinggan ang mga babala ng Diyos, kundi ngayon, di po ba? Ang pandemyang ito ay nagdulot ng maraming sari-saring pagsubok. At dahil dito, napakadaling gawing manhid ang mga puso natin upang hindi na tayo masaktan pa. Pero dapat tayong maging maingat dahil baka hindi na rin natin marinig ang mga babala ng Diyos. Ako na-realize ko na nagkaroon ako ng pag-grumble o pagre-reklamo sa puso ko dahil ang meron akong gustong mangyari na hindi nangyayari. And so, kaya ang desisyon ko ngayon ay tingnan ang mga magagandang mga bagay na itinuro ni God sa akin dahil sa pandemyang ito. Ikaw, ano kaya ang sinasabi ni God sa iyo ngayon? Ano kaya mga babala niya sa iyo? Iminumungkahi ko sa lahat na sagutin at pag-usapan ang mga tanong na ito. Number one, ano kaya ang mga ipinaparating ni God na babala sa akin ngayon? Number two, ano ang naging attitude ko o ugali ko sa panahong ito? Ako ba'y napupuno ng pasasalamat o pagre-reklamo? Amen? At para naman po sa ating mga announcements, nais ko pong anyayahan ang lahat
na tingnan at bisitahin ang ating mga online platforms na ito. ICOC Philippines website, ICOC Philippines Facebook page, at ICOC Philippines YouTube channel. At kung nais nyo pong malaman ang mga bagong updates, lessons, at schedules, maaari nyo pong bisitahin ang Disciples Today website at Kidogo YouTube channel. Maaari nyo din po itong i-like, i-subscribe, at i-share upang mapapaalahanan po namin kayo patungkol sa nalalapit at sa mga susunod na pagtitipon namin. Tayo po ay magsama-sama at magkaisa na ipamahagi ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito. Muli, inaanyayahan po namin kayo sa kayong lahat para sa susunod na linggo ng pagsamba. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. At ngayon nakita namin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng iyong mga babala sa amin. Tulungan niyo po kaming buksan ang aming mga puso at tulungan niyo po kaming maging mapagkumbaba upang makita namin at marinig namin ng maayos ang iyong mga babala. Maraming salamat po at idinadalangin namin lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Watch out for Girl Talk, a blog by Women for Women, premiering this October 28, 8 a.m. at ICOC Philippines YouTube channel, featuring Marie Arceliana, Women's Ministry Leader from ICOC Dallas, talking about blooming where you're planted, brought to you by ICOC Philippines Women's Ministry.